Hello, good morning. Good morning once again. Welcome to Pinoy Survival. How was your first day of the week? Sana naging fruitful, ano? Hindi panay Marites, ano? So, we're doing fine. Okay lang. Nakatulog ako kasi napansin ko lumalaki yung eye bags ko. Kakablog. Sobra lang ano, napupuyat. Kasi maganda sa gabi mag-vlog dito sa amin para tulog na lahat at saka timing, pati aso tulog. Kaya nga lang, sorry yung kagabi, yung dalawang video, gumagalaw kasi nga ang kulit-kulit ng mga tuta eh, na dito nagbahay sa ilalim ng table ko. Eh, kaya ano, na nagugulo, na nababangga, maalog. So, yung pinakain ko, kaya natulog eh. Mamaya sana hindi na ulit manggulo. So, ang ano natin, ha? Thank you kagad. Si Ray Palomar from Bulacan. Ang sarap makinig. Nakaka-aliw at may natututunan ako. Maraming salamat, Ray Palomar. Maraming salamat from Bulacan. Mga taga-Bulacan. Taga-Bulacan yung nanay ko. Sa Malolos, Bulacan. May lahing Andres Bonifacio. Si Inocencio Kiawit from Cebu, mga taga Cebu. Maganda umaga sa inyo. Tapos noon, meron pa isa rito, si Philip Batistis, ano pangalan nito? Philip Batistis, aka Shuhada Habibi from Dubai, UAE. Wow, taga Dubai. He was the first watcher, tuwan-tuwa siya ng video 47. Tuwan-tuwa siya, siya yung unang-unang ano, kaya sabi nga niya. Ay, sa yay, unang-unang watcher ako, inaantabayanan niya. Ang mga taga Dubai, magandang hapon o gabi sa inyo, o umaga, as the case may be. Sa inyong lahat, maraming salamat sa suporta. Philip, maraming salamat. Tapos meron pang nag-note dito. Si Daniel Kulala, aka Skylarks. Kamusta sa inyo? Sa iyo, kamusta sa iyo, Daniel? Siya si Skylarks. Tapos si Herman from Germany. Oh, nanonood na lagi ito si Herman, native of Zamboanga City. Aha. Thanks for coming up with the episodes. Oh, my pleasure. I'd like to share it to you guys, really. Ang format, imbis na libro, at least sa vlog na lang, so mas wider yung reach. Pasensyahan nyo na lang kung meron kayong nakikitang mga hindi tama. Kaya nga, yun yung point eh. Pagka nakita nyo meron akong nagawa na hindi tama, eh wag nyo gayahin. Ganun. Hindi yung to criticize me. No. Right there, pagka may napanood kayo from episode 1 up to 1 to Sawa, meron kayong nakita ang hindi tama, you put it in your head and then wag nyo pamarisan, wag nyo gayahin. So sabihin nyo, kunyari, yabang-yabang naman ito. Luko-luko to. O, di wag nyo gayahin. O, di ba? Di wag kayong mayabang. Mahirap yung magko-comment ka, tapos ikaw mismo, eh, yun ang ginagawa mo. Sabihin mong, yabang-yabang. Tapos yung pala, ikaw, napakayabang mo sa opisina, ilag lahat ng tao sa'yo. Eh, di, pangit yun. You walk the talk, no? Kaya ang mahirap nagbabatikos lagi, kasi nga, wala tayo doon sa mga pinangyarihan, wala tayo doon. So, ngayon, yung mga palabas dito na nakikita ninyo na tama, nasa sa inyo na yon. If you will put it in your head and in your heart, and then one day, it might be triggered, the memories there, it might be triggered so that when you are confronted, bakit ako nag-i-English? When you are confronted with the situation, then you will remember, uy, si Pinoy Survivor, ganitong ginawa. O,
di ba? So, may advice akong ganun pala. Oh, di ba? Ay sabi ni Pinoy Survivor, time is the most valuable asset. Because nobody gives, not so many people will give you that advice for free. I'm giving advice for free. Wala akong magawa sa buhay eh, no? So, thank you sa lahat. Good or bad comments, maraming salamat. Tapos nun, okay. Sige, basahin ko nga itong mga ano, merong, saan tayo? Si Brian, dito ko nasagutin si Brian. Brian Butiki, Brian Butiki. Cory is not corrupt. Never. Thank you for the comment. Yung mga ganyan na comment is constructive. Hindi yung, gago ka pala eh. Diba? Ito maganda. Nag-comment siya, Cory is not corrupt. He, Brian, lalaki. He stated his belief or it's a fact na Cory is not corrupt ever. And I agree. Herself is not corrupt, but the people around her might be corrupt because, or are corrupt, were corrupt. Oh, may mga ebidensya. Mas intelligence ako, remember? They were making money. Kung baga sa noong matapos si Marcos, sila naman. Pero merong mga desisyon si Cory na medyo may question mark when it comes to yung mga batas natin. Ewan ko kung meron tayong batas at third time. Pero she has a revolutionary government, remember? So, anything goes eh. Pagka revolutionary government, yung pag-aari ng Pilipinas na Meralco, ibinalik niya. No, walang money involved. Yung ABS-CBN, binigay niya. No money involved. Kaya nga nakuha ng gobyerno yon nila Marcos kasi nga mayroong utang. So, yun, naging contention yun. So many years thereafter, lumitaw sa Senate investigation. Sa Congress investigation na congressional investigation na yung lote sa Jusmag, paano napunta sa inyo yun? Jusmag yun eh. Doon ako na gano'n, nag-prequalify para sa Ranger course. Naglalangoy ako doon, nagtatakbo ko doon. Ang laki ng ground na yun. ABS-CBN ngayon. Paano nangyari yun? Was there a deed of sale? Is there a title relief na nagkakaroon ng transfer of certificate from the government to Jusmag yun? O de dapat it should have been turned over to the Philippine government and from the Philippine government turn over sa binenta sa ABS-CBN for a fee. Kahit donasyon nga lang, binigay na lang. O de, saan yung papel? Walang may pakita. Yun nga yung nahanap ni Marco Leta. So, something's wrong. Don't make question dun sa mga ginawa ni Cory. Yun na lang, diverting the money. Bagay, revolutionary government. Nagkaroon tayo, lahat tayo na-experience natin yung brownout. That's a fact. Lahat tayo, 12-hour brownout, 23 hours pa nga sa ibang probinsya. 24. Yung 12 hours kang brownout, Jesus Mariose, first time in the history, first time in my life ko na-experience yun. Hindi pwede tago yun. Totoo yun. So, you know, lahat ng nagtumaan na presidente mula Aguinaldo, meron mga ano yan, peculiarity sila. May kanya-kanya silang ano, mga good and bad. No? Marami. Hindi naman in-exclude si Duterte. Meron din yan. At na pong si BBM na to, yung dadating, yung masuswear in, yung bago nating magiging president, BBM nga, will have his own share of bad decisions. Hindi, look, ang hirap kasi sa mga, ano, sa atin, pagka mali, binabatikos mo, tapos nun, babatikusin natin, tapos nun, ang ano, parang wala nang leeway for, ano, for mistakes. Tapos tayo, hindi natin isipin yung sarili natin na may nagkakamali rin tayo. Dapat, universal yung application. Pagka tinira mo yung isang kandidato, isang posisyon, isang opisyal, dapat ikaw pwede ka rin tirahin. Dapat ikaw malinis na malinis ka yung para
Sabi nga, he who has not seen it, cast the first stone. But anyway, thank you kay Brian. Di ako galit sa'yo. Thank you kay Brian for stating a fact, no? For stating what you believe. And I hope everyone else will do the same. Huwag kayong matatakot na mag-comment. Ngayon, ako magsasabi, pagka umu-over na kayo at nakakapika na o kaya nakakalalaki na, delete, i-delete ko. So, bakit ko ba hayaan na ano yun ako, yung painitin ang ulo ko? And then si RJ Azuelo, gusto ko, sir, sana yung mga unang experience ninyo sa test mission nyo. Wala naman masyadong kwento sa test mission ko eh. Ang patrolya, meron kami nahuli na rebelde, yun lang. Yung iba, may encuentro, yung kay Captain De Llosa, nakasama namin yung mga, kasama niya yung distant personnel, na-encuentro sila. Doon sa ibang parte rin, iba nga, wala na encuentro eh. At least sa amin, may nahuli kami na sa, ano na to, sa Lagawe. Na, sandito sa Cordillera. Nakakatawa doon, ang dala ko, panay opisyal. Pito kami. Pito, panay opisyal. Saan ka nakakita? Nag-test mission, o. Oh. Okay. Kabang-kaba ako noon kasi ako yung team leader eh. Mayari kayo doon. Responsibilidad ko yung mga mista ko. Panay kami opisyal. Nagpapatrolya, team leader. Isang team kami, pumasok kami eh. Yung parang na ano nga yung mga mista ko, nagagalit kasi para kaming ano doon eh. Para kaming yung bitag eh. Kami yung bait, no? Bait. Oh. Papasok kami sa gitna, nakapaligid yung mga ranger namin kaklase ng mga sundalo talaga. Nakaposisyon, kami papasok dahil para ma-encuentro kami kuno. Eh, buti na lang, natigil kami dahil sa meron kaming natumbok na tao na merong shotgun. Yun, nakuha namin. After that, balik kami. Kinakailangan balik namin yun eh. So after that, hindi na kami pinalabas. Kasi nga, kinabahan din yung ano namin, yung ano namin, instructor, yung course director namin, si Captain, sabihin ko ba? Papa, oh, si Captain Papa, na baka nga naman mayari, maging costly sa kanya, yung promotion niya. Mahirap na. So, yan. Ganun lang talaga, pag gumagawa kang decision, kaya alam, may responsibilidad kayo. Okay, John Solomon, ito yung kapon. Si Raidol, ha 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 ha. Ang comment siya dahil dun sa yung pagtakas ni Colonel Honasan, tumakas nga kasi, sabi mo eh. Hindi naman. Talagang nakaano na sila. Nagtanong lang siya kung anong namomonitor namin. Sabi namin, eh, alam namin, tatakas ka. Hindi namin alam kung kailan. Tapos tinanong ko, ano advice ni General? Sige, tumakas ka kung gusto mo. Wala naman sa amin yun eh. Sa amin, naghatid kami ng information. Hindi kami nag-operate. Ngayon, nung kaya nga ang comment ni Bossing eh, ni Pilipino eh, pumuputi ka eh. Oh, kaya talagang pumuti siya. Naging mistiso lalo eh. So kailangan niya pumunta sa beach, sa La Union para umitim siya ng konti. Mag-sunbaiting siya ron. May nagtanong pa isa eh. May nagsabi, nasa Mindanao daw siya. Nagtago siya kay Duterte. Hindi ko alam yon. Ang alam ko, nasa Luzon lang siya, paikot-ikot lang siya. Mostly Greater Manila area, Batangas, Cavite, Quezon City, Pasig. Ha? Oh, sa Pasig. Doon sa kapitbahay namin, mapunta siya noon. Tapos noon, dito sa Norte, maabot siya hanggang Baguio. Oh, hanggang La Union, Ilocos. Mga ganon, within Luzon. Touching, striking distance. Kasi sa Mindanao, medyo ma-init kasi makita ka sa airport o kaya kung nagbarko ka, kita ka. Madali kang mayari. Wala kang lagusan. When you are an operative, pagka ano, mahalaga yung meron kang escape route, escape exit, no? Exit point na madali kang makahalubilo. Pagka kunyaring maraming crowd o subway, madali. O kaya, kung nasa dagat ka, wala na, mahirap yun. Kitang-kita ka eh. Mapapating ka pa pagka lumangoy ka.
So, yun yung ano, si Bren Chomsky, Major. Uy, thank you, Major. Major problem. Ikwento mo naman ang love story mo. Ay, baka umiyak kayo eh. Oo, marami sila eh. Isa na lang ngayon. Baka batukan ako. Isa na lang. Pagka naubusan akong kwento, ikukwento ko yun. Imagine ilang episodes yun, ilang videos yun, kung bilangin mo, no? Joke. Si, uy, sino to? Siya ulit, si Bren. Hi, Bren. It's a good thing na na-professionalize ang armed forces at PNP. Sino po ang president nung mag-umpisa ang manufacturing and processing ng shabu sa Camp Crame Lab mismo? Uy, meron pala nun ah. Remember, ang nung ma-intercept si Captain Reynaldo Hilo ng Interpol ang isang Lieutenant Colonel ng AFP Intelligence after lumabas siya sa Camp Crame na baril ito. Ah, si yung Marines? Ah, alam ko malinis yun ah. Binalik nung tumangkas siyang dumampot ng baril under the seat of his car. Natagpuan sa kotse, ah, iba. Niya ang kilo-kilong shabu, matindi nung araw ng time ni FBR. O sinabi rin ni Bren, ha? Dalawang taon na hindi sumahod ang mga government employees. Ay, kasi nga walang pere, kaya nga si Boy Bente. Benta siya ng benta. Pero hindi naman naramdaman ng ano ng mga tao. Alam ko 1993 Port Bonifacio na benta, Metro Pacific ang bumili, minomonitor ko 'yun. 1993 na benta. Eh 92 si FBR eh. So a year after nung umupo siya, nagbebenta na binenta niya yung Port Bonifacio. In a bidding process, no? All those hectares ng laki ng billion 'yun eh. If I remember right, it's 33 billion pesos. Oh. Ba't hindi nakasweldo yung mga empleyado? Tapos na matagal na may droga. In fairness, matagal na may droga. Paano pa ni President Marcos may droga na? Remember, binaril nila sa Luneta si Lim Seng? Sinampulan. Which should be the case. Lahat ng alam nyo, si Duterte, ano pe? Very kind pa si Duterte. Alam nyo, yung human rights na yan kasi, dapat pati sila, no? Alam nyo, yung dapat gamit sa mga nahuhuli sa droga, firing squad execution, araw-arawin mo, araw-araw sa Luneta, televised, kitang-kita, it could be masyadong, pero look, ang daming sinirang buhay ng droga. Oh, isipin mo kung anak mo madroga. Oh. Eh, pati yung mga, isipin mo yung anak mo bigyan ng party drug na ecstasy. Oh. O yung asawa mo na nalulun sa shabu, tas pagsasasaksaking kayo. You know, kaya nga dapat walang patawad dyan sa mga nag-ano na yan, mga nagdodroga na mga drug lord na yan. Dapat yan, instantaneous death. Pagka nakita, patayin na kagad. Sorry ah, pero dapat ganun. Ang masyadong iniisip yung rights nila, pero yung rights ng mga sinira nilang buhay. Yung mga Pilipinong nadamay dahil sa kanila. Mga walang yan, tas pinagkakitaan nila ng pera. Kaya yung mga military, nako, guillotine pa nga dapat eh. Yung mga PC, yung mga PNP, tsaka military na involved sa ganyan, dapat niyan. Ano, yung guillotine sa French Revolution, yung may palakol na gaganyan, beheading. Sorry ah, masyado akong mahigpit. Para matauhan, para madala. Masyadong ano eh. And I hope that BBM will be harsh and unforgiving when it comes to these drug lords. Kasi talagang sila-sila lang ang mayaman at the expense of other people's lives. Yung iba, yung mga politiko, nangungurakot sila at the expense of your future.
Pero itong mga drug lord, at the expense of your lives. So, kaya, an eye for an eye. Thank you, Brent, for the comment, ha? Si BX1888. Regarding newly activated OBP security group. Oh, meron nga. Oh, first, totoo ba ito? Yes, totoo. The armed forces created a new security group for the office of the vice president. It is commanded by a lieutenant colonel. Nag-turnover na eh. Nakita ko sa, ano, sa news. Lieutenant colonel is pang major, pang batalyon. So, isa batalyon siguro, size. It's 500 men, more or less. First, totoo ba ito? Is this good or a retarded idea? Anong masasabi nyo, Kadado? Hindi, okay lang. Okay lang ma-sidetrack yung script. Question and answer naman eh. Kailangan usisain ito. Salamat. Abe, mahirap sagutin yan. Pero, you know, ang if I were the one to, number one, why not put them all under one umbrella? Instead of a presidential security group o presidential PSG, no? Which is a brigade size. Kung akin yan, dagdagan ko na lang ng isang batalyon o kaya pipigain ko yung unit. Kung kayang pigain, mag-produce ka ng isang batalyon o isang kumpanya. Such that I have a presidential security group na tungkol sa presidente, a vice president security group tungkol sa vice president, and a senate and a justices group para yung lahat ng key people ng ating government ay protected ng isang umbrella command ng Armed Forces of the Philippines. Why do I say so? Kasi mahirap yung hindi sila magkakilala. Eh, meron kang Presidential Security Group, tapos nun, meron kang ibang grupo para sa Vice President. They have to coordinate. Kasi pagka nagkasama-sama yan sa isang function at sila-sila, magkakasama-sama, baka magbanatan pa yung mga yan. Yung following stupid orders to the best, pagka meron kang makitang ibang muka, upakan nyo. Oh. May ibang muka, oh, hindi mo kilala, nakataga PSG. tapos, OBP, ibang muka, hindi kilala ng PSG. Kasi ibang pinanggaling, ano yun. That's why, I don't see anything wrong securing the president, the vice president, the senate president. Kasi yun yung succession guaranteed by the constitution. The speaker of the house, the justices, no? I would go for securing them all. Para sulit yung bayad sa armed forces. Ang dami nating yung ground forces natin. Merong ilang divisions. Ilang divisions na ba? Alam ko, last count ko, 10 eh. Meron naman 14. Ilang brigades yun, bawat division. Ang daming tao nun. Brigade nga yung, general yung PSG, group commander eh. So, it's a brigade. So, why not just add, kung kulang yung tao niya para ma-secure yung iba, adi magdagdag ka isang batalyon, and then tsaka ngayon ayusin mo yung pangalan. Imbis na ito, Presidential Security Group, gawin mong, Ay, problemahin ko pa yon. Mag-isip na lang ang Armed Forces ng pangalan na isa security group ng isa command. O kunyari, isa command ng BIP Security Command. Parang ganon. Para lahat ng saklaw, lahat saklaw mo. Lahat. It's a contingent, no? Air Force, Navy, PNP, and all. Lahat pinagsama mo. Parang Northern Luzon Command. Parang Southern Luzon Command. Kahit nga gawin mong two-star. Gawin mong three-star. I don't give damn about yung rank ko nila. Malaki eh. Kung malaki, di gawin mong three-star o two-star. The point is, isang command, isang unit, and then for purposes of
unifying, coordinating the function of securing our BIP in government. And even the private sector pwede. Oh, yung mga very important natin ng mga private sector di, sige, mag-augment ka. Yung tipong special forces train, tapos nun, isang tao o isang team lang, pitong tao, padala mo dun, and then, sila mag-train ng mga security personnel ng mga private sector, Globe, etc. Why? Because magka-count yun na nalalaman natin, intel, makukuha tayo ng intelligence, baka mamaya pinapasok na sila ng NPA, nag-extort na, malalaman natin na may information. May nagpapadala na ng mga kabaong at saka black letter sa isang kumpanya. Gaya nun yung nag-hire sa akin nun, Pure Foods, nung interview tinanong sa akin anong gagawin mo? Kasi nag-resign yung yung vice president. Anong gagawin mo? Kung kunyari nagpadala sila ng may union, tapos pinadalang ka ng black ribbon, and then threat letter, no, sabi niya. And then sagot ko, padadalang ko rin siya ng black letter, padalang ko pa ng kabaong yun sa akin na yun, sabi ko, ako nang gagastos doon sa kabaong, padalang ko siya ng kabaong. Mananakot sila, de takutin ko rin sila. Tapos sabi ko, huwag kayong magpapatakot. Kung kayong mapakita kayo ng takot, de lalong tatakutin kayo ng mga yan. Tawan-tawa yung mga management ng ng Pure. Pero hindi rin ako pumasok doon Nag-decide ako again. Kasi merong isang junior na nagre-resign din sa serbisyo na in-interview rin. Kaya nung interview namin, sabi ko, yan na ang kunin nyo. Ano daw pagkakaiba ng Special Forces sa Scout Ranger? De, sinabi ko yung pagkakaiba. Siyempre, panalo yung Scout Ranger sa sinasabi ko, di ba? Kasi Scout Ranger ako. Pero nung sinabi, kilala ko daw po si Lieutenant November. Si Lieutenant November. O si Lieutenant November na lang. Kilala ko yun. Magaling yun, sabi ko gano'n. Kasi siya yung, sabi ko, Special Forces. Tapos kasi daw isa siya sa nag-a-apply. Sabi ko, ganun ba? Siya na sa kanya. Siya na. Kunin nyo na siya. Sabi ko, siya na i-hire ninyo. Parang sa amin kasi sa academy, pagka upper class, alagami underclass. Ewan ko kung ganun pa ngayon, kahit may ibibigay sa akin, sige, unahin nyo na yung junior ko. Dapat ganun ka-confident kayo na kahit hindi ibigay sa iyo, ibigay mo sa iba kasi alam mo marami pang dadating. Okay, Mayo . So, BX1888. Sa akin, yung magtayo ka ng nagtayo ng bagong security force, okay lang yung principle, yung intent. Dapat bantayan talaga natin si BP. Bantayan din natin si BBM. Pagka may nangyari kay BP, siya yung successor . At saka dapat yan tumagal hanggang next election, di ba? If BBM survives the presidency in 6 years, and that's good, it will be BP, Sara, who will become the next president. So, dapat ngayon palang bantayan. I appreciate what the armed forces is doing. Ang comment ko lang, saklawin nyo sa isang command para may coordination. Pare-pare sila ng radyo. Magkatawagan sila. Alam nila yung call sign nila. Alam nila yung mga inter-group call signs and mga schedules and all that. Na, kasi magkakaroon ng operation center yung command ng BIP Security Group under a Major General or a Lieutenant General supported by Air Force and all the interbranch of service. Mas maganda yon, mga sir sa AFP, isipin nyo, hindi yung gawa ng gawa and then boom, sabog. Mamaya mag-inkwentro yung mga yan, sila magbanatan. Mistaken identity, sasabihin na naman ninyo sa mama, sasabi sa dyaryo, kasi akala namin it was a case of mistaken identity. Saklawin nyo na, isang buo, BIP Security Command. And then you have a Presidential Security Group, you have a
OVP, Office of the Vice President Security Group. You have a Senate Security Group, a Justice Security Group, Congress Security Group. Oh, and then they coordinate each other. Kung anong gagawin nila. Ang galing, di ba? Okay, thank you. Into na maulo ko. Thank you, BX188, ha, sa iyong comment. John Lee Andres, good evening. Sir, nangyari sa Okud Mutineers, nasa service pa rin ba sila? Ano na nangyari sa mga yon? Yung iba, nawala na sa service, umalis na. Yung iba, nasa customs na nga yata. Yung iba, nag-private sector. Yung iba, nagpolitika. Sila Trillanes, ano? Yung iba, nag-Bible study na. Yung iba, nasa service pa rin. That Oakwood Mutiny, talagang nasira yung Class 95. Nagkahati-hati sila. Maraming nawala eh. And yung iba, nakarecover. So, ano talaga yan? Yung destroyer ng karir, ang mga mutiny, at saka yung mga crew, destroyer ng karir. Maraming magagaling, nasayang lang. Kaya yung mga junior, huwag kayong mag-involve sa ganyan. Ako nga, hindi ako nag-involve, umalis ako. Pagka sa tingin nyo, feeling nyo, gusto nyo na kayo naman ang mag-crew o mag-mutiny, mag-resign kayo kagaya ko. Ganun kasimple. O di, walang problema ang gobyerno. Isa sa making, napit ko. Yan. Kasi yung mesa ko may gulong. Maandar eh. Okay. Uy, may bago tayong subscriber. Si General Johnny Macanas. Macanas ba? Macanas. O Macanas. At the TBSTG channel. Uy. Panic naman ako. Sir, ha? Butcher. Brother. Brother. Kasi halos magkakasabay lang mga to kami, no, magkakasabay. Kasi nag-general siya eh, may mga mista na akong 2-star eh. 3-star na nga. May 3-star na mista no si Iriberi. Kauna-una ang 3-star ng klase si Dodo Iriberi, yung manoko. Nagtuloy ako, nag-abot kami nito ni Johnny. Okay, sabihin ko, my salute and admiration to you, my brother in arms. I just subscribe in your channel. And I have to subscribe in your channel. I have mine too. TBSTG channel. Okay, maraming salamat, General Bok. Bok na rin, mista na lang, ha? Mista, di ba? Ay, yung mga subscriber dito sa akin, continue rin kayo mag-subscribe sa kanya. Tsaka walang compare. Kanya-kanya kami yan. Kami kanya-kanya kaming style. Kanya kami. Tapos, huwag kayong sasawaan. Kung nagsawa kayo sa akin, punta kayo dun sa kanya. At meron kayong mapulot sa amin. Mabuti, dalawa kami na dumadada. It's good for everyone. Because sa inyo, pasok, garbage in, garbage out. Pwedeng ganun naman. Ngayon, garbage in, retain here. And then, i-re-recall nyo one day. Di ba? So, General Johnny, mista! Oh. Mista na, oh. More power to you. Thank you, ha? Thank you. Nag-subscribe na rin ako sa'yo. Okay. So, si Rod Els, marami naman tayo, ha. Sir, paano na naboboljak ang mga captain, colonel, general ng isang tiniente? Paano siga nga ako eh? Ngayon malakas lang ang loob ko, tsaka pagkagalit ako, wala ako sinasanto. Kahit presidente, hindi ko sasantuin. Pagka alam ko nasa tama ako. Sorry na lang dun sa mga natamaan. Sabihin man nila insubordination or whatever, pero that's my case eh. Pagka kasi nakita mong worthy of respect yung tao, nirespetuhin ko, sineser ko. Kahit sabihin ko, sir, loko-loko ko naman, sir eh. Ganon. Pero yung pagka nakita mong not worthy the respect, respect is earned, not demanded.
So, ganun lang. At saka yung sa Makati, when I became a government negotiator sa Makati, kalimutan mo na muna yung rank ko. Kalimutan na muna yung lieutenant na yun. I am speaking for government. Anim, pito kami. Enrile, general, no? Adan, colonel, pangilinan, captain, ang captain, sino pa ba? Dick Morales, captain. Dalawa kami tiniente, Dudong Paune, at saka ako. Parehong class 83, first lieutenant. So, at that point in time, parang kami ang pag-asa ng Cory government. Oh. Di ba ang ganda pakinggan? At that point in time, we did something na others in the armed forces were not given the opportunity to do something. Hanggang fire, ganun. O iba, hanggang intel work. Pero sa amin, something na you negotiate for government. And our authority comes directly from the president. O in Malacanang, ang marching orders namin is negotiate anything under the sun except Cory Aquino. O diba? Ang laki nung saklaw. If the rebels want money, if they want positions in government, if they want whatever, anything under the sun except Cory Aquino. Cory Aquino is non-negotiable. Yon ang aming parameters. So, nag-meeting na. Tapos yon, pumasok na kami. As nagka-meeting-meeting na, kamustahan muna. Hi, hello. Hello. Kamusta na kayo? Ang pinag-usapan yung ano nga, yung release ng mga hostages o kaya yung mga turista na nasa hotel. Everyone in Makati. I-evacuate the next day. Tapos nun, 6 ito ng gabi, December 6. 5 finorm namin yung ano yung ano negotiating panel. And then yung concern naman ng mga ano ng mga rebel group is yung wounded naman nila. Okay, exchange. I-evacuate yung wounded nila, which is dadalawa lang yata eh. And then yung mga turista, i-evacuate na. Isa yon sa pinag-usapan. So, as a sign of, ewan ko na yung mga date, 4, 5, 6 to. Mga ganon. Basahin nyo lang yung David Report. I-search nyo sa, David Report. Pero mahaba yun eh. Ang gusto ko lang sabihin, yung mga wala doon sa report eh. Tapos nun, break kami, break kasi tapos noon yung unang usapan nandoon lahat ng at least nandoon yung karamihan, okay? Yung statement ko corrected. General Gal, si Colonel Galvez nandoon. Lieutenant Colonel Galvez nandoon. Tapos noon si Sir Abe, si Danny Lim, tapos noon mga ano na, nandun yung sila captain, mga captains nandun eh, Bonifacio, and then mga lieutenants, nandun, halos lahat niya nandun eh, star-studded niya eh. Tapos yung mga sumunod na meeting, iba hindi na ma-attend. Kasi nga, nagme-maintain ng changing of the guard. So umaga, ang nandoon na nakabantay yung mga reserve officers umaga. Pero sa gabi, yung mga PMA graduates ang nakabantay sa mga sektor. So yun yung ano. Kasi nga, nandoon yung danger nga na baka magkabakbakan eh. Sa gabi yung danger eh. Kung sino naman aatake, syempre sa gabi. Ang ano. So yun. Now, ang gusto kong ikuwento sa inyo ngayon is, ano yung message ni Pilipino para kay Major Puraganan at saka kay Captain Danny Lim?
So nung nag-form kami nung ano ng nasa headquarters kami ng 1st Scout Ranger Regiment, nandoon na kami. Tapos nung na-form na, nagtatatawag na. Sabi ko, uuwi muna ako para magpaalam sa asawa ko. Ngayon, pumayag sila. Kasi nga nung doon nagtanong nga si ano eh si G2 kung ano ba tingin sa akin ni Dudong Paone. Kasi parang ano ko eh, yung iba yung kilos ko. Eh sabi, ginastify ko. Eh mamaya patayin kami doon. Eh di paano, hindi na ako nakapagpaalam sa asawa ko. Eh kayo, pupunta ba kayo? Hindi kayo magpaalam sa pamilya nyo. Hindi, nagpaalam ako. Kuno. Muha ko ng barel. Muha ko ng sarili kong barel. Mga bala, 1,000 rounds ang kinuha ko. Puno yung ano ko, backpack ko. Tapos noon, dumiretso ko kay General Canyeso. Sir, good news sir. I found a way to get into Makati sir. I am a member ng negotiating panel under General ano Enrile. Oh, sino kasama mo? Sir, ganyan to, ganyan. Tapos noon si General Luga kasama rin doon na makikita sa ano. Okay. So I would like to know sir if you have any message for the group yung officers no? Tapos kasi nagpadala ng pillars din sila Sir Danny yata at saka si Sir Abe kay ano kay General through another officer nagpadala ng pillars kasi wala ako eh no. Now ang sabi sa akin ni General Canyeso, tatlo. Tell them they have three options. Malaya sa Davide report eh. They have three options. One, you have accomplished whatever is your objective. It is time to withdraw. There is no such thing as surrender. If you want, you call it such. You give up arms and then you surrender. Yun yung ano, that's one, option one. Tama ba yung sinabi ko? Para sigurado. And then face all the consequences of for your actions. So, surrender ka, which is not an army word, sabi nga ni General, by the way, surrender ka, and then you face the consequence for every action that you committed. Kung baka nakapatay ka, o nagsira ka ng equipment, nagsira ka ng building, o you committed a lot, so much insubordination. That's option number one. Option number two, you hold your position, you defend it, tactically you defend it, and die to the last man. You die the army way. Ganon. Tama ba? Fight to the death. Die the army way. So, yun yung pangalawang option. Pangatlong option is fight the war another day. You go underground. Meaning to say, mag-UG for short. Mag-UG ka. Mag-extricate ka ron. Malis ka. Under cover of darkness or whatever, doon ka duman sa mga ano, tap sa mga hindi makakalain dadaanan, and then you fight the war another day. Yun yung three options. Na baon-baon ko, kasama ko yung negotiating panel, na hindi ko naman sinasabi sa kanila eh. Tapos noon, boom, yun niya, pamasok na kami. So, yung the very first opportunity kong magkausap kami nung ni na si Major Purganan, Abe Purganan, idol, sir. Yan, sayang, si Kapin Daniel yung patay na, no? Sumalangit na mo. Ang galing yun, sayang. At si Kapin Daniel, silang dalawa, I conversed with them. Nakatingin niya si General Enrile sa akin kasi
Eh, ito yung grupo ng negotiator. Tumatayo ako, umaalis ako, umiikot ako, and then, isa-isa kong kinakausap yung mga kasama ko sa ranger. That's the time na kinausap ko ng personal si Sir Danny at saka si Sir Abe, and then told them what the general said. Sir, you have three options. Ano sabi nung tatay mo? Sir, you have three options. One, surrender. Two, fight to the death. Three, fight the war another day. Pero hindi ganun ka-ikli lang. Talaga, in-explain ko bawat isa. The way, verbatimly, kano yung pagkakasabi sa akin ni Pilipino, wala akong dinagdag. Basta verbatimly ko sinabi sa kanila para sila mag-decide. And then, ayun na, another round ng usapan and so on. Tapos noon, yun yung kwento. Okay, 45 minutes na. So, ito, tuloy ko na lang ulit. Pasensya na, mabibiti na naman kayo. Pero very important yung piece of information na yun. Because that changed yung mindset, no? They have now three options. Malinaw what to do. Ngayon, isa pang ano, yabol ko. Nung umupo kami sa negotiating couches, sa sala kami nakaupo. Parang amin yung hotel eh. Kakape-kape. Tapos may mga, ang sarap nung sagugulaman nila eh. Talagang nakarami ko. Nagbaburp ako. Burp, burp. Naki-CR pa ako. Ha? Excuse me. Parang kanila yung hotel eh. may mga waiter pa eh. The next day, tinanggal na yung nag-evacuate na lahat ng personnel. Kung parang yun yung sign na magkakapataya na. And as to this point in time, itong vlog na to. Vlog 49. Ang stand is fight to the death. Patay kung patay. Nadinig yan. That's why I told Colonel Galvez, kung ganyan na rin lang, mamamatay kayo. Buong unit ko, mamamatay. Magpapaiwan ako. Doon sa negotiating panel, magpapaiwan ako. Sir, akin yung ano ha, akin yung Pacific Plaza. At that time, it was under construction. So many floors, di ba? 40 plus floors. Akin yung tuktok. Yung buong Pacific Plaza, yung dalawang tower na yun, akin. Bigyan mo ako ng dalawang team, isang section. Akin yan, sir. Bigyan niyo sa akin lahat ng granada o whatever TNT na pwedeng ibigay niyo sa akin. I will take a stand dun sa Pacific Plaza. Yan ang sabi ko kay Colonel Galvez. Kung gano'n na rin lang ang stand, kung patay kung patay, wala akong babalikan na unit eh. Maubos. E di sige. Ha? Konsensya, konsensya. Kayo na lang mamatay. Hinahanap ko yung dalawa kong classmate. Si Lieutenant, pangalan nun. Ay, nako, baka madulas. Si Lieutenant Oscar at si Lieutenant Alpha. Hinahanap ko, pero hindi ko sila makita ron. Gusto ko sanang sabihin, hello, nandito ko kasi kinonsensya nyo ko. Mga langya kayo, Bok. Wala pala kayo dito. Eh, ipinasok nyo ako sa alanganin. Tapos ngayon, bala ko pang magpakamatay para sa inyo. I will hold the ground, I will move. And give up everything. Nakapagpaalam na ako sa ano ko eh, sa pamilya ko eh. That's the reason umalis ako eh, na umuwi ako. And then, I have 1,000 rounds with me. And all my grenades. And all my, ano, my detonating cord and blasting caps and all my, ano, meron pa akong ano eh. 1.5 pounds. May C4 pa nga ako, dala. Imagine, gigibain ko yung building talaga eh. Kaya yung mga ano eh. Well, anyway, hindi nangyari. Because somewhere sa susunod na vlog, nagbago, ihip ng hangin. Lastly, yung nagne-negotiate kami, isang tanong ko, sir, kayo lang ba? Kayo lang ba? Bakit? Anong ibig mo sabihin? Tinanong pa ako ni Sir, ni Sir Enrile. Anong ibig mo sabihin, Iking? Sir, parang unfair eh. General ka eh. Lieutenant Colonel yung nakikipag-usap sa'yo eh. Oh,
Ako, wala akong kinakampihan, ano? Ang sa akin, yung protocol. General yung pinadala ng gobyerno, eh. Nasaan dito yung mga sibilyan na na putragis na iuupo ninyo? Nasaan na? Nasaan na yung mga kernel na full-fledged kernel at saka yung general na mga involved? Nasaan na? Nasaan na yung mga politiko na iuupo ninyo? Hoy, may mga pangalan ako ng politiko na involved. Kasi kakakwento-kwentuhan ko doon sa mga ano, sa mga kasama ko na dinig ko yung mga pangalan. Tapos hindi ko masabi sa inyo, baka madimanda ako. Tapos yung iupo nila, sabi, nasaan na yung iupo ninyong council? Dapat yun ang kausap eh. Bakit yung military group ang kausap? Alam niya, kutitato eh. Kutitato, change of government, kuno, may iupo. Compartmented, now is the time to uncompartmented. Now is the time to show their faces. Because a general from the armed forces, the superintendent of PMA at that, General Enrile, who is respected by the rebel group, by the Rangers, he's respected. Komandant namin to eh. Nabutan ko, kaya nga nire-respeto ko to, kaya sumami. And then, ang harap yung rebel arm. Kumbaga sa NPA, maharap yung NPA. Nasaan yung sila Joma Season? Nasaan yung mga politburo? Nasaan yung ano, yung mga comrade? Yung mga NDF? Ba't hindi yung yun yung utak eh. Ba't hindi yun ang makipag-negotiate? Diba? So, maraming salamat yung iba. Bukas ko itutuloy. Dito tayo nagtapos kay ano eh. Kay... Ay, sayang, kakayaan mo doon sa iba. Kasi pag hindi ko yung nabanggit, next time po kayo. Hindi ko muna kayo sasagutin. Maghintay na lang kayo na, ano. Okay, so, ganun na lang. Maraming salamat sa support ninyo. General Johnny Macanas. Macanas? Macanas. Maraming salamat for the heads up. And for the support, maraming salamat. And kayo, mga nakikinig sa akin, support nyo si General Johnny, the vlogging general. Support nyo kaming dalawa. In-advertise yung sarili. Maraming salamat. Like, share, subscribe. Huwag nyo kalimutan i-share. Huwag nyo pang kalimutan na, uy, check this out. Okay, yung mga ganun ba? Para mas maraming makarinig. Okay, maraming salamat. Till next time, God bless everyone. Bye-bye.